Dalawang dams ang nagpapakawala ngayon ng tubig sa Angat at sa Ipo Dams. Both in Bulacan Province po ito. Ano, Sir Edgar? Opo. Opo. Tama po. Ano pong estado ngayon? Gaano po ba karami ang tubig na pinapakawalan nito sa kanyang mga floodgates? At gaano po ba katagal ina-estimate yun na magpapakawala kayo ng tubig? Hanggang may time frame ba tayo dito? At na-inform ba ng gusto yung ating mga local government units para naman makapag-prepare yung pong mga komunidad na maaring daluyan o daanan nitong sobrang tubig galing sa Ipo at Angat Dam? Sa ngayon po, may nakabukas po tayong tatlong gates sa Angat. Pero yung one gate po dyan, ang pagkakaalam namin, for domestic consumption. Yung dalawang gate, yung po yung tumatapon ngayon sa Angat River. Mm-hmm. Ngayon po, hindi naman masyadong kalakihan yung lumalabas na volume sa kanila. Mm-hmm. Pero naka-under flood watch po tayo dyan para magkaroon po tayo ng pag-iingat sa mga tao. Mm-hmm. Kaya po nakabukas din yung Ipo kasi po yung lumalabas sa Angat, nasasalo po ng Ipo kaya inilalabas mm-hmm. po nila yung sobra nilang tubig. So yung Ipo, yun ang sumasalo nung sobra sa Angat. Kaya napupuno na rin yung Ipo kaya naglalabas din ng tubig. Opo, opo. Tama Ayun. Po. Okay. Pag sinabi nating hindi naman gano'ng karamihan yung nilalabas na tubig, paano po sinusukat yun para maintindihan ng ating mga kababayan? Kasi po, kaya lang po natin sila pinag-iingat dun sa Angat River kaya nagbigay po tayo ng warning dyan. Dahil po medyo ang tubig po dyan kasi medyo bumibilis po ang current niyan. Delikado po sa mga nagre-river crossing. Kung may mga activity sila dyan sa ilog, medyo mag-iingat sila o huwag muna sila magkaroon ng mga activities dyan. At baka po kasi alam po naman natin na pag may nakabukas na tubig po dyan, nakabukas na gate, lumalakas po yung current po ng Angat River. Kaya po tayo may mga nilalabas na issuance po ng mga warning. Kumbaga para hindi magkabulagaan, ano? Opo, Edgar, opo, baka... tama po.